Mapagpalang araw mga kasambuhay. Tuwing ikalawa ng Pebrero, ang buong simbahan ay nagagalak sapagkat ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatanghal kay Jesus sa templo. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kinailangang itanghal si Jesus sa templo ng kanyang mga magulang na si Jose at Maria bilang pagsunod sa batas ni Moises. At sa pagtatanghal na ito, magtatagpo si Maria at si Simeon. At sa pagtatagpong ito, dalawang mahalagang bagay ang nakita ni Simeon. Una, ang liwanag ng kaligtasang nanggagaling kay Jesus. At ang pangalawa, ang kadilimang tatagos sa puso ni Maria kapag nakita niya ang magiging kahihinatnan ni Jesus sa krus. Dito, makikita natin ang kaugnayan ng misyon ni Jesus sa misyon ni Maria. Kung si Jesus ang liwanag na pupuksa sa kadiliman ng kasalanan at kataksilan, si Maria naman ang magdadala o magbibit-bit ng liwanag ni Jesus sa mga taong nasa dilim, sa mga taong kapos ang pangunawa kay Jesus, sa mga taong bigo sa Diyos. Kaya po akma na tawagin si Maria bilang Virgen de la Candelaria o mas kilala sa Ingles na Our Lady of Candles. Para po sa ating mga Pilipinong Katoliko, malaki po ang pagpapahalaga natin kay Maria. Katunayan, maraming mga simbahan sa Pilipinas ang nakapangalan kay Maria. At isa po sa pinakamalapit na titulo ni Maria na pinangahawakan natin ay ang Virgen de la Candelaria na siyang pangunahing patron ng mga taga-Western Visayas. Alam niyo po, itong imahe ng Virgen de la Candelaria na ito ay ang kauna-unahan at natatanging imahe na kinoronahan ng isang Santo Papa na nagangalang John Paul II noong ika-21 ng Pebrero, 1981. Ang misa po ngayon ay tatawagin nating Candle Mass. Sa mahalagang misa na ito, babasbasan ang lahat ng kandilang gagamitin sa simbahan at sa buong taon at magkakaroon din po ng isang prosesyon. Kaya po, inaanyayahan ang lahat na magbitbit ng kanikanilang kandila para sa pagbabasbas na ito. Alam niyo po, sa aking pangalawang taon na pagpapari, marami na po akong nakakausap tungkol kay Maria. At isa po sa mga tanong na laging ibinabato sa akin, sabi, Father, bakit mo kailangang lumapit kay Maria kung pwede naman tayong dumiretso na kay Jesus? Alam niyo po, ang ating pananampalataya ay totoong nakasentro kay Jesus kahit na binibigyang halaga natin ang kanyang ina. Mary's role does not diminish Jesus' role in salvation history. Pero sa ating buhay pananampalataya po, hindi sa lahat ng oras makikita natin si Jesus. Hindi sa lahat ng oras mararamdaman natin si Jesus. Hindi sa lahat ng oras maririnig natin si Jesus. At sa panahong hindi natin makita, maramdaman at marinig si Jesus, mayroon tayong pwedeng takbuhan sa kadaliman ng ating pananampalataya. Yun ay ang kanyang ina. Kaya nga salamat kay Jesus na ipinagkatiwala niya tayo sa kanyang ina na siyang magiging gabay natin patungo sa liwanag. Kaya nga siya ang tinatawag na Virgen de la Candelaria, Our Lady of Candles, kasi siya ang tagabuhat ng totoong liwanag ni Jesus. Maligayang kapistahan po ng pagtatanghal ni Jesus at sa kapistahan ng inang Birheng de la Candelaria. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Dindo Porto mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po tayong lahat.